Kawawa naman yung mga anak ko at kapamilya ko, parang ang sama-sama ko ng tao. Hindi naman mangyayari yon kung hindi naman ako talagang dumipensa lang din. Ito nga ang naging pahayag ng dating pulis na si Willie Gonzalez sa harap ng media, kahapon sa press conference sa Quezon City Police District. Tila nagmistulang napakabait kung magsalita at ibang-iba nga ito sa pinakita niya sa viral video, kung saan ay sinaktan nito ang isang siklista at kinasahan pa ng baril sa may Welcome Rotonda, Quezon City noong August 8. Ayun nga sa kanya, ay nagkasundo na raw sila ng bicycle rider nung araw din na yon, sa Station 11 ng QCPD nang walang kaso raw na isasampa. Kaya naman ay sinisisi raw niya ang nag-upload ng viral video, kaya nabuhay raw uli ang isyo laban sa kanya. Saad pa niya, ang pakiusap ko lang sana yung mga vloggers maging responsable sila. Hindi nila alam ang punot dulo, marami ka agad magkukomento. Nakita nilang nagkasa, di naman nila nakita ang tunay na pangyayari. Dahil nga sa viral video, ay agad kumilos ang Philippine National Police o PNP at ang Land Transportation Office para tingnan ang pangyayari. Kaugnay nga nito ay tinanggalan na si Gonzalez ng lisensya para gumamit at magmay-ari ng baril, na natanggal sa serbisyo noong 2018 ayon na rin sa pahayag ng PNP. Ayon naman sa pagsisiyasat ng LTO, ay napag-alaman nilang hindi pala si Gonzalez ang nakarehistro na may-ari ng pulang sasakyan na minamaneho niya noong nangyari ang insidente. Kaugnay nga nito ay ipinatatawag na rin ng LTO ang may-ari ng sasakyan at si Gonzalez para raw pasagutin kung bakit di sila kailangan tanggalan ng lisensya para magmaneho. Gayunpaman, ayon naman sa pahayag ng kilalang abogado na si Attorney Raymond Horton, ay sinabing sa pilitan raw umano na pinapirma sa kasunduan ang siklista, at pinagbayad pa raw ito ng 500 pesos para raw sa damage sa sasakyan na minamaneho ni Gonzalez. Sabi pa ni Attorney Horton, ayaw po ng siklista na pumirma, kasi ayon sa kanya wala naman siyang kasalanan na ginawa. Gusto pang kunin ang buong pera na nandudoon sa wallet niya na 800 pesos. Pero nakiusap at nagmakaawa siya, kasi gutom na siya, at nanginginig siya sa gutom at sa takot. Ayun nga kay Attorney Horton ay hindi areglo ang nangyari dahil napuwersa lang umano ang siklista na magbayad dahil sa takot. Dagdag pa nga ni Attorney Horton, maging ang uploader ng viral video, ay tinapot din umano, na ididemanda kapag di tinanggal ang video. Sa ngayon nga raw ay inalis na ng original uploader ang viral video sa kanyang social media account. Samantala, bagamat ayaw na raw magsampa ng kaso ang bicycle rider, subalit si Attorney Horton na raw mismo ang maghahain ng reklamo ng administratibo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, laban kay Gonzalez. Iginiit nga ni Horton na di pa huli ang lahat kung sakaling magbago ang isip ng biktima, at magdesisyong magsampa ito ng kaso. Hirit pa ni Attorney Horton, yung crimes po na nakikita ko is attempted homicide, grave threats and slander by deed. Ayun nga sa nasabing abogado, ay dapat hindi pa lalampasin ang ganitong insidente, para di na raw maulit pa ito. Maging si Senator JB Ejercito ay gusto din niyang makulong ang mayabang na kalbo, para wag raw tularan. Ani Ejercito, as a cyclist, I will not let this pass. Hindi dapat makalusot ang mga sigang pulis. Hindi na yan uso, dapat makasuhan din ito sa korte, at ipakulong nang hindi na ito tularan. Hindi ka dapat palagpasin. Dagdag pa niya, the sad part, is that instead of being remorseful and sorry, Mr. Gonzalez seemed arrogant in his press conference. Sa halip raw na humingi ng tawad ang dating pulis, ay mayabang pa raw ang dating nito at walang bahid ng pagsisisi sa nasabing press conference. Gayunpaman, ayon nga sa pahayag ni Public Information Office Chief General Rodrigo Maranan, ay nakatalaga si Gonzalez sa Quezon City Police District Station 9 sa Anonas, nang iutos raw ng Office of the Ombudsman ang pag-dismiss dito sa serbisyo, kasama ang 10 na iba pa, kabilang ang kanyang hepe noong 2020, nang palayain raw nila ang dalawang Chinese nationals kapalit ng malaking halaga ng pera. Kaya ano ang inyong reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan lamang ng komento o opinyon, maraming salamat po.